Pilipin niya din yung English stream, guys. Sila din ay naka-red. If you want to understand, go to the English stream. Oh. If you want just to watch, go to us. Sa Tagalog. Or anywhere. Kahit saan na lang. Kasi kung titignan ko sa English stream, isa lang doon yung naka-gray. So, titignan na lang kung sino. Sinaizu. Big Dam. Balik tayo nga sa game number 2 now in the draft. Ayun same, ways ang nasimulan ngang bands ngayon ng RSG Philippines. Pero nasa red side sila ngayon. May priority ngayon ng TNC, Ate Mo Chantel. Novaria. So, pwede pa rin nakawin. Na-open. Oo, na-open. Ito yung binan kanina. Respect ban yan para kaya Aqua. Uy, nilipat. Inano na. Swinichiro si Yasuo. One of my favorite, bro. Si Yasuo na yung naglalaro. Ayoko nga. Si Kuya Robby. So, we have a substitute in ngayon for TNC. Naalala mo nung panahon ng season 9 si Yasuo, Beatrix God. Beatrix God yan eh. Kaya nalang siya na nag-turn. Ikaw mo ako manta ng rap line yun eh. Kaya Yasuo, pinasok na si Robby. Si paring Robby in. Kakaiba to ah. So, pwede mag-iba na naman yung sabihin na natin hero composition. Kari na to. Knowing Kuya Yasuo, Kari. Well, feeling ko rin eh. Pwede rin kasi dahil nung anong game number 1 na ban out din si Ruby. The priority of the Ruby ngayon na nakikita natin sa gold lane or even sa roam. Isa nakikita mga sa jungle. So, mas kakailangan din yung Kari. Mag-make sense din kung gusto niyo ng true damage yung kakunatan din ng kalaban nyo. Oo, pwede rin ma-dodgeball sa yung isang Ruby. Pero di malabo na makita tayo ulit ng Valentina dito kasi may Minotaur ulit eh. Ayoko na. Pwedeng nakakawin ni... Interestingly enough, in-open din side ng TNC yung Valentina. O kaya Lilia, yun sasabihin ko palang naunahan kasi ako nasa dulo ng dila nasa dulo ng dila ko yung bobati ng Lilia eh. Kasi, sayang, mag-bell ka na sana. Oo, ito kasing combo ng yung tatlong yan, kung iisipin mo ha. Yung Predrin, Ruby, Lilia. Ang hirap, grabe crowd control. Ang hirap pa i-kill niyan. Ewan ko pa yan sa mga hero na yan, yung ML ngayon, lahat ng mga mga hero na meta, ito yung mga may sarili-sariling sustain at buhay. So pag nag-black shoes lang yan, yung Lilia na yan, yung Ruby, ewan ko ba saan ang gagaling yung buhay niyan kapag nag-skill yan. Nakaka-bad trip kasi yan eh. Kung piso na lang yung boy, biglang tumataas eh. No? Mga tawag ko dyan, mga SIH. Oh, so nagme-make sense dito, kailangan ng... Strong... Independent heroes. Strong independent heroes. S-I-H. Strong independent heroes. Na nakakairita din kung makalaban mo. So kung ikaw nga na TNC dito, nagme-make sense yung back siya, yes, para may poison, may tick ng onte. Pero kailangan pa nila ng, tingin ko, mid-game type ng damage output na hindi sila maghihintay ng late game. Unless Claude ulit, pero feeling ko Kari talaga kung si Yasuo. O Roger na Yasuo. Kuhanin nila. Oh, kuhanin nila Roger. So madami din pwedeng maging choice ngayon ng TNC dahil nga binaban out nga nilang pwede maging problema ng backline. Dahil sabi nyo nga, mataas nga yung sustain ng first 3 picks ng RSG. They have eyes on CZ as well na magiging problema for the backline. Yung kung babantayan nilang EXP kanina, Nats was doing a lot of work kung paano nga i-divide and conquer nga dito ang strong prowess ng TNC in terms of team fighting. So dito pala nakikita na lahat ng true damage, tinatanggal na ng TNC yung Dairoth ban. Oo, tinanggal na nila. Wala na rin yung XB. Kailangan na rin kasi ng damage na Coach Panda eh. Di na pwede itong, yung tatlo nila, ano na to eh. Ito na yung mga DPS type ng damage. So, kailangan nyo may mga burst. So, pakito, hindi tayo magtataka. Baka ibang dito, or pwedeng kunin, or lapu, yung mga classic. Biglang tumatalon, no? Oo, yung Yuzong, nandyan din. Para kaya, kaso, siguro yung, ewan ko, yung Yuzong, kung meron sigurong ultra backline para dito kay na Bentings, dun pwede piliin ni Nat yung Yuzong. Pero yun na nga, binan na yung Claude. Uy, glue. So ini-expect pa rin nila Bentings na pang-glue. Total, ang hirap din talaga patayin. Ang hirap patayin talaga. Ayaw din nila kasi. So, nothing will change. Dito pwede makita yung Roger. Look at that, 75% win rate. And stats din light on this Ruby. Showing din. Yung nagiging factor din talaga ngayon yung yung Ruby, pwede din siya i-mix since nga naging first pick nga siya dito. Pwede pa rin maging flex. Oo, depende sa kung anong magiging next na 2 heroes dito ng side ng TNC. But feeling ko, parang pwede nga din siyang XP lane eh. Pero feeling ko, mapupunta siya dito sa may post 5. Feeling ko 5 na yan yung Ruby. Oo, para talaga nga dire-diretso lang ikot nung Lilia if ever. So for TNC, meron na silang mga Brusco, meron na silang... sabihin na natin nga mid, wala sila ng gold lane. Kailangan mo, either Kari or Melissa. Ewan ko, Melissa, kahit wala sa meta,
ata, pangarap lang. Nerista Bruno, ayan na. At least meron na silang, hindi na nila kailangan bantayan. Yung Bruno kasi, isa siya sa para siyang mga Brody na may damage na talaga. Kahit, wala, kahit isa nga lang yung item niya, goods na good siya sa damage. Yeah, thanks to the mecha legs, kung ano nga meron nga si Bruno dahil kaya niya mag-independent sa kanyang lane. With the Terizla as well, maganda lang yung nagiging tag team dito ha. So meron silang pwedeng backline entry, meron din silang penalty zone na pwede gamitin or ma-force, or ma ang mga force ng backline ngayon ng RSG Philippines. So I say, mas magiging magandang start, but whoa, Benedetto on the EXP up against this Terizla. So, mas magiging maganda din yung laban ni Sir Sustain, even pagkat ng lane dito. Kasi kanina, wave management was a factor nga din for RSG Philippines. Saka kinonsider din ng RSG yung movement speed ng hero. Kasi technically, hindi ganun kabilis ang isang Terizla. So yes, mabilis mag-clear na minion wave. Pero Benedetta kasi, mabilis na makakapunta dun sa mga other lanes. So pwedeng ang gawin dito is split push if ever yung either Benedetta or pwede din yung Roger later on. Ang lala ng pagiging madulas dito ng side ng RSG, kailangan kung ikaw ang TNC, magamit mo ng tama yung penalty zone. Pagka penalty zone, parang i-utilize nila yung penalty zone to burst one. Kahit Benedetta, pwede na yun eh. Kumbaga, or Lilia, kahit i-bait lang nila yung Black Shoes. So, dapat magkaroon sila ng mga gang item dito kasi andulas oh, andulas niyan sa side ng RSG, ang hirap patayin. So, kapag umabot late game, may burst naman ang kupunan ng TNC. Pero yung early, tingin ko, dapat ma-utilize nila yung penalty ng goods sa goods talaga. Parang gamitin nila na parang kadya. Every time na may penalty, may zone. May damage. Tama. Kailangan utilize ultimate as anti-result if you're up against a team na napakadulas ka sa mga team fight. So dito pa lang, pwede magkaroon ng ano eh, no? Yung pressure at pwedeng ibigay ni Super Yoshi na pwede makapatuloy ito, yung mga border control, even yung mga backline na pwede ang sustain. So mas kailangan nila mag-double time kung ganun yung problema nila against ano, RSG Philippines. Tsaka makikita nyo din ha, parang ang bilis din ng zoning na ginagawa dito. Since mabilis nga mag-clear na minion wave yung Lilia. Ito na naman, sa may bottom lane naman natin nangyayari. Look at the Nats na mag-zone against Heads. Yung sinasabi natin na in terms of movement speed, huwag lang tatamaan ng mga execution strike. Medyo masakit talaga yan. Aaray yung Benedetta. Oo. Kung makikita natin nga, yung yan si Yoshi, medyo mahirapan din dyan sa Lilia. Ang hirap kasi, ang lagkit niya ni yung mga Boba T, kung ikaw yung Minotaur. Parang ang hirap din kasi pumesto kapag ganyan. So, really need to utilize everything ng tama dito. It's a good thing meron silang mga concussive blast dito para kahit paano makatulong sila dun sa wave clear na sinasabi mo, Chantel, in the mid lane. Especially na Lilia nga yan eh. Ang bilis niya. Level 1 pa lang. Putok-putok gods na yan eh. Dire-diretso lang. Yeah, connect so, the dots. Connect the dots. So with that kind of threat, kailangan nilang maging sigurado na, wait, kailangan magkaroon ng Athena Shield ka agad. Kailangan magkaroon ng sustain dito sa Radiant Armors. So, dito pa lang, kailangan ng malakas na strong frontliner ng TNC kung gusto nilang mag-counterplay. So sa unang laban na to, makikita natin ang turtle na lalabas in 15 seconds. Dito natin makikita kung paano nga ba magiging advantage ang ganitong klaseng composition. Dito ba tayo sa madulas o dito tayo sa early game na pwede ka makapag-counter? Kasi with the Minotaur's presence dito na wala pa yung level 4, so mas magiging maigit on how to even go with the front lines of RSG Philippines. Alam mo na banggit nyo dito yung madulas. Actually sa TNC naman medyo malagkit yung kanyang hero composition kasi more on crowd control. Pwede rin natin kung malalagkitan ba talaga dito si Demon kahit kaya siya bibigyan na sa TNC. At first blood nga, makukuha na dito ni Ryzen. Pagbibigyan ba ng RSG or babawi sila, si Ryzen dito ay halos wala ng buhay. So hahabulit hahanapin habang yung pagong ay pwede nang kuhanin para dito sa ating team. Sa tamukang pipigilan na lang nila na simulan dahil si Super Yoshi kaka-level 4 lamang. Mag-4 na anytime. Mayroon ng Minowans Fury na nakaabang, nakaready din yung penalty zone. Para tumahimik tayo doon. Inaabangan natin kung anong mangyayari din. Okay, kaya inaabangan natin yung penalty zone dahil pinag-uusapan nga dito ni Kuya Majin ang CC ng isang TNC. Yung crowd control na pwede magmula sa Minotaur, pwede magmula sa mismong Teresa. Doon mismo sa unang kill ni Ryzen, kung sabi mo kayo na madulas, malagkit naman ang nabibigay na ultimate ng isang Baksha. So there are a lot of ways to utilize their composition. Katulad dito ha. Ryzen na miigot. Astral Echo, meron rin dito pagpasok pa para kay Light. Napaganda penalty zone para kay Heads. At si Light nga makukuha niya doon habang yung Turtle ay sinisimulan. Or actually, halos makukuha na rin dito pero TNC ang makakakuha. At hindi na nga makakapwesto pa ang RSG habang yung mga ibang lanes ay aangat muna doon. Lalong-lalo na si Kosei against Yasuo. Ganda ng play, Kermino One's Fury para kaya
Mr. Yoshi, sabay call nung penalty zone. Ayun yung sinasabi natin, early game, may utilize kagad nila yung mga ganun. Kasi kahit pa paano, may mga pick din ng putok eh. Yung kay Ryzen, yung ult ni Ryzen. Tapos yun nga kung si Blast. So, medyo nawawalang saysay na rin yung sinasabi ko nga kanina. Parang bitin yung damage, pero meron na. Ngayon, mararamdaman mo, may guhit pa nung Star Shatter. So, as much as possible, ituloy-tuloy ng TNC yung aggression dito. Hindi pwedeng ang mauna ay RSG. So parang nga kailangan one step ahead talaga sila. One step sila. Ahead sila. Maganda din naging start din kasi doon ni Ryzen eh. Unang nilapagan din na ultimate na isang Novaria. Mas naipit nila doon kung paano nga ba mas magiging slippery ang entrance ka sa backline ng TNC. Kasi as well as what you said, the first move needs to go from TNC. So kung RSG dito, yung damage kung pag-uusapan, ito na mo, katulad nito ah, up against two. Nasusustain pa rin dito ni Heads, pero the damage as well, slowly but surely is showing sa XP lane. Tsaka ano pa rin talaga, mabilis, alam mo yung isang Terizla, pag tumama lahat ng skills, masakit talaga against any other player. Tsaka sobrang bilis mag-clear na minion wave. So, ramdam natin ngayon no, for TNC at RSG, para talagang nag-aaurahan. May term sila ganyan eh. Sa mga pro player, nag-aaurahan lang muna dun sa mga lanes. Parang pagalingan na lang dito kung sinong magpe-pressure lalo doon sa specific na lane. Hindi mo mabasta-basta na aura yung TNC dito, even though down sila ng 0-1. Good item choice din para kaya Kuya Yasuo, kumuha na siya dito ng leg plate para maiwasan yung maraming skills na pwedeng ibuhos ng isang Roger para sa kanya, kaya buhay siya dito. Plus na wi-withstand niya yung potential burst damage. Siyempre, using the volley shots din. Yun nga yung maganda kasi sa isang Bruno. Hindi mo na kailangan protectan kasi may damage ka eh. Dito nagkakatalo sa XP lane. Speaking of XP lane, na medyo nasaktan na agad si Nats, kaya aalis doon with an eye for an eye. Habang hindi na mga ibang mga players ng RSG, ginamit na yung mga shadow energy. At nagpapaputok konti ng mga burst damages from Dalilia. Habang yung turtle dito ay sinisimula ni Ryzen kasama ni Super Yoshi, Heads at ni Hatred. Habang nakabang doon sa gabi ng Genki, saktong penalty zone na naman. Habang si Nats ay may bibili na umalis. Punat Alecto, final blow. Habang yung pagong ay hindi pa rin nakukuha. Kanina pa talaga pupunta kay Ryzen. At si Demon kahit dito ay mamamatay na rin sa kamay dito ni Heads. Yeah, unang utilization ng ultimates from Light and also from Super Yoshi. Nung nawala na nga ang ultimates na counter go, but nandidin nagkatalo sa damage. That was the precise kuha doon ni Ryzen sa pag-retry din mismo sa mismong turtle from that fight. Napakaganda noon. Mas nagagamit ng TNC kasi ngayon yung XP lane nila, which is si Heads, na mas nakakasali doon sa mga turtle fights. At alam kasi din ni Nats na hindi, ang hirap din pumuesto sa part niya. Ang hirap din kumuha kasi nga kailangan niya respetuhin yung penalty. Hindi ka makakadash eh. Hanggang nandun ka eh. Ang hirap pang natalian. Oo, matatalian ka eh. Tapos may petrify kasi siya. So mas gagamitin nila yon pang set. Then again, TNC with a great start para sa laban na to sa 6 minutes ng game natin. Dito na magkakatalo. Sino una makakuha ng tower? Mukhang magkakatransition na dito mamaya sa may bandang top lane kasi nga pulado na yung tower doon. Yep, looking at our Infinix handcam, kita natin kung paano nga gumalaw ang ating malulupit ng mga players in this type of game. Kanina nga sabi niyo, there's a possibility of a threat of a layering of skills from TNC's pro team composition. Ultimate mula kay Head, Super Yoshi, and Ryzen. But one thing kanina ginagawa ng TNC, no? Parang, uy, focus muna tayo sa peel dun sa taas sa kay Nats kasi early nga dun siya nabawasan ng kalahati. At nagamit nga ni Ultimate. So dun pa lang, kailangan din nila tingnan kung paano nga isisili yung backline kasi there's no way na kung mag-initiate si Light at ma-miss out yun, may counterplay ka tulad nito. Figure of initiation. May counter-initiation na naman para sa TNC. Ginamit pa kay Flicker pero nga na nakapasaan na ultimate habang yung mga bola ay tatalbo pero not enough para mamatay doon na si Kusey. At nakikita natin sa may middle lane, Hatred pala ang target ni Kuya Nats at yung Tori na rin. Oh man, yun lang. Medyo bad news yun para kaya kaya TNC kasi nakakuha ng magandang trade ang RSG 1-4-2 plus mid lane tower yon. So mas madaling makakaikot si Nat. Kanina di siya sumasali sa mga laban, ngayon makakasali na siya. Pati na nag-flicker pa si Hatred that time. Still a good win for RSG. Nats still hindi pa rin bumibitaw pero napakaganda naging trade din at nakuha ng RSG even though may nakuha nga sila, but they need to make sure na kung anong ay bibigyan nilang objective, anong ay willing to take. Tinong nga into the bottom lane, nakita natin yung si Nats just cutting and clearing, like splitting na kaagad. Pero good pa rin ang TNC kasi nga kahit papano nakabasag si Yasuo sa top lane, plus meron na siyang as close dito. So kahit pumasok ng Roger sa harap niya, pwede niyang sabayan. Parang babatuhin lang din niya ng babatuhin at anytime. So kaya dito sa, kaya pala ganun yung ginagawa na RSG. Para split push na lang muna, para if ever na mayroong teamfight, tsaka na lang tayo pag parang sabihin na natin na mas maganda yung positioning. At dahil ngayon TNC dito yung lineup nila, gusto nila teamfight talaga, 5v5, bakit hindi? And look at Nats,
Parang mala varsity ng Fruit Ninja. Oo. Slice lang ng slice. Tira, banat lang ng hiwa lang ng hiwa. Naiwasan lahat ng bomba. Kahit na nandun mismo yung minute, hindi na siya umalis. Dahil ang mismong goal ay makapatumba ng Torre. Pero nag-iisa ngayon si Nats. Ako, parang delikado yata if ever kailangan magpanggap na damo. Oo, di ba? Ano ito, mag-split ata ito. Or hintayin niya maging mag-isa si Yasuo. Pero may petrify, ay may ano ah, may purify si Yasuo. Ako, delikado to ah. Look at this, look at the formation na ginagawa ng RSG Philippines. Oh my God! Tino mo to. Okay, para maharangan yata, sakto na lang ang petrify. Pero nga lang, maliligtas pa nga dito. Hindi na dahil si Yasuo makukuha nila. Meron pa minawang siri, pero hindi na din sapat para makatakas dito si Super Yoshi dahil nandun, don't run Wolf King! At sakto pa nga dito, ang pagkapatay, double kill para kay Aqua. Inabangan mula sa likod, nakita natin kanina na nagtatago si Natsi. At nanakawan pa ng orange. Oh, naubusan na lahat ng pwede makumabawi na resources ng TNC. At dito pa lang, dahan-dahan ang bumaba ang ekonomiya ng Phoenix Army at may push na sa baba ang ginagawa dito ng RSG Philippines. Sinahabol si Nats. Ah, sayang. Kailangan sana nila makuha yon. Pero magdedepensa na lang ang TNC. That was a crucial play coming out from Nats. It happened again, yung flank. And hindi rin siguro na spider sense ng TNC na Nats was from na nasa likod noon. Kahit na merong purify si Yasuo that time, nandoon din kasi sa Aqua, mas lalagkit pa. So purify ka na, wala nga yung petrify, pero yung mga bubbles, yung mga bubble tea ay tumama-tama na sa mukha niya. And that gave RSG the opportunity para mabaliktad yung laro to. Again, napaka-crucial yung mid tower na yun eh, kasi mas nakaikot at nakakuha ng mapa yung RSG. At nabuksan nga ang jungle camp ng RSG na pwede manakaw against TNC. Ngayon, mas magkakaroon ng advantage on how to deal the Lord take ng laban na ito. Doon pati may kita na, paano nga ba may utilize ang damage? Sino nga mga pagpa-frontline? Kasi kung bumabad ka naman sa frontline sa mga ganitong klaseng panahon, ang taas na rin ang damage, ang taas na rin ang sustain ng RSG Philippines na binibuild up nila from this moment, pero may initiation nga. Ito, pagpasok ko ng Blue Force Fury, hindi na natin kung magiging maganda pa para sa kanila. Meron naman flicker para kay Light, makakatakas pa nga! At dahil doon na TNC, aalis lang muna sila kasi si Nats nang gugulo doon sa may middle lane. Teka lang, yung Benedetta, nagsisplit push na naman pala. Oh, at dahil dyan, successful makukuha niya. Nagiging sobrang layo din ni Hatred kasi dito kasi nga alam niyang inaabangan siya ni Nats eh. So hindi rin tumama yung Star Shatter kasi medyo masyado nang malayo yung range kahit na napakalayo ng skill na yon. Plus nabuhay kasi si Light. If I'm not mistaken, meron siya dito ng Athenas kasi may nag-proc na shield. So with that, naubos yung resources ng TNC. Nalito na rin sila kung malidepensaan nila yung tower sa mid. Eto na ata yung disruption. Kailangan nila pumili objective ba or secure na nila ang kanilang safety sa base. Ano nga ba magiging decision ng TNC? Wala mo nang lumalapit dito sa Lord. Pero grabe, inahati mismo ng RSG from that. Nakadukati pati yung Benedetta na to. Napakabilis mo, Nico. Mabilis, oh, speed Dukati lang. Dukati kasi yan eh. Speed lang, kachaw. O yan, yan o. Oh. Parang crossover na. Oo. Si Kachaw sa, basta. Sa ano, sa Dukati? Sa top lane, si Lightning. Oh, pero ito, tingnan natin na sa may top lane. Di ba kung ikaw yung TNC, paano natin dedepensahan kung merong isang Nats na nasa may top lane? Okay. Pag iniwan natin yung Lord, baka makuha naman ang RSG. So kailangan talaga dito yung binanggit natin na critical thinking. Oh my God. At wala makakadepensa kay Nats. Again, this is Nats Entertainment para sa RSG. Nats Entertainment. Nats, Nats. Kailangan nilang pumilit naman yan yung mga sipa ni Yasuo. Oy! Muti ka pa nga yata. Dali sinasabi natin, mala Fruit Ninja! Kamuti ka na, pero sabi ni Hatred. Teka lang, kailangan na muna namin bigyan dito yung Benedetta. Habang yung Lord ay kinukuha pa rin, Astral Ego, may kita dito kung nasa mga players. Sino nga lang makakakuha? Demon Kind pa rin! Ako ang unang naging Demon. Kaya naman dito, dediretso yung mga nila. Ang mga players, pero aalis nila muna. Okay na, nakuha na ang kailangan nila. What a worthy sacrifice mula kay Nats. Dun pa lang, kumalahati na kaagad ang buhay ng Lord. At napakagandang pwestuhan na ganong Demon Kite dun. TNC is clearly winning kapag 5-on-5 sa bayan eh. Kung sa bayan big cast, yung head-to-head lang talaga, suntukan tayo doon sa bandang gitna, hamunan sa River, Royal Rumble. Then again, dinadaan ang RSG dito sa kulang eh. Kulang ni Nats, and it took 3 para mapatumba si Nats. Kamuntikan pa nga si Yasuo on that situation. True. Na pixel perfect, tumama pa yung pinakadulo nung ultimate nung Benedetta. Then again, it was a good thing na kahit papano, nakaabot pa yung TNC, pero hindi nga pala. RSG pala yung naka-Lord, no? Grabe pa ko. RSG pala yung naka-Lord. RSG yung naka-secure ng objective. Sa mga ganitong panahon, i-ready na ang TikTok goodie bag nyo. Oh. Bago mawala yung base.
I-ready mag-send na. Kayo, mag-send kayo ng goodie bag, send sa TikTok, tapos power tap! I-ready power. Na kaagad. Oh, kailangan na rin kung ikaw din ang supporter ng TNC, power tap ka na rin para magbigay ng enerhiya para sa sinusuportahan na kuponan. Ganun naman din sa mga Raiders na kung saan sobrang dinis yung kanilang pinapakita ng performance dito sa ating laban. At parang iba yung laruan ni Kuya Nats ngayong may araw eh. Oo, magandang kape. Magandang gising. Parang talagang dark roasted beans. Taga lang, they're doing the formation again. May lilikot ata. Lilikot ata, may flank magagawin ngayon si Kuya Nats. Kakaibang likod gaming yata yung makikita natin dito. Habang si Ryzen doon medyo masasaktan ni si Super Yoshi pala. Ang mapapatay nila. At kailangan na umalis. Kailangan na tumakbo. Si Heads na iwan na dito. At talagang mabibigyan pa nga yata. Pero hindi, buhay pa rin. Pero mahanap ni Kuya Naamoy. Pero buhay pa rin. Yata, hindi na pala. Dahil makukuha pa rin isang bala ay sapat na para makasecure ng kill para sa kanila. Nakita mo yung werewolf? Yung tumatak mong werewolf? Ay, naku, may nahila. Pero nahila pa. May nahila na naman. It's gonna be Yasuo, the physical damager of TNC. Grabe yung naging damage. Yung switch ni Kusei from human form to wolf form. Nakakatakot na damage na binigay ngayon ng RSG Philippines. Nahati na naman ng TNC. Ang hirap mag-call nito kung ikaw yung TNC kasi inaabangan mo yung sinat sa likod eh. Oo, kahit ikaw si Ryzen, hindi mo rin kaya ang pagdepensa. Kahit napakakunat ng hero bot, pwede na unti-unti mawala na buhay dito ang mga minion na side ng TNC at tower lock na nga para side ng RSG dahil mga Raiders ang magwawagi para sa ating unang laban ngayong araw. A sweep sa second laban ng RSG Philippines against TNC. Wow, they finally got the points na gusto nila and they really played it. Kung isipin mo in layman's term, mamimili na lang kasi ang RSG. Do we anticipate Nats mula sa likod? Kaya makikita mo may hesitation mula kay Heads kung ipu-pull off niya ba yung penalty zone na doon sa mga humaharap, doon sa back siya, sa mga kampi niya kanina. Pero kasi kita mo din yung hesitation kay Yasuo. Do we go for the damage? Kasi nasa harap na yung mga tanks natin. Nahuhuli na nila sina Aqua. Pero bitin pa rin kasi nga ilang beses ginawa ni Nats yung mga rounds na puma-flank siya. True. Sobrang daming problema ang nabigay ng RSG Philippines sa TNC. Sportsmanship na dyan pa rin, as you can see in our stage. But in that gameplay, ang dami nilang kailangan ni priority. Sino mo pwede nating huliin? Sino mo pwede nating kunin? But for this one, they would need to bow for this. At kailangan din mo na mag-reset on how to take another game for their win. It's really the same story, I think, ng game number one, which is TNC, they really know kung ano yung plan. Kasi nakita naman natin, naging successful. But then again, kulang pa sila siguro ng konting ad-lib and execution para doon sa ginawa ni Natsi. Oo, speaking of ad-libs, ito ang isa sa mga malulupit sa ad-libs na mga team. Iba din kasi yung nagiging galawan. Dito pa natin nakikita on how they manage from micro to macro. Now, ibigay na natin sa ating mga Osmara Aquino and Hans together with RSG Philippines, the winning team for the first match of the day. All right, everybody, let me hear it from you. GG! Congratulations to RSG Philippines. Na-sweep nyo two consecutive series in a row. Ang layo na naman there? Nila sa'yo. Oo nga ang layo na naman. Lapit kayo dito, Demon Kite. Come on. Coach Panda, actually, this one's for you. There was a quote about you. Sabi mo, mahirap sumakay sa bus na walang driver. That's what you felt. Pero now, may driver na. So, who were you talking about in particular? Sino yung driver niyo ngayon? Driver? Sa draft, ako yung driver. Sa mga objective shot calls, siyempre, si Kite. Tapos sa mga objective, pwede kahit sino, basta there has to be one person who step up and say, basak tayo eto, let's do this. No, don't do this. So, as long as someone is driving and the others are supporting him, if it's a good or bad, then for me, the communication will always be malinis kesa being gulo-gulo. And now do you feel that you're achieving that goal that you want? Seeing that you swept both your opponents yesterday and today. Ikaw naman, Demon Kai, narinig mo yung sinabi ni Coach Panda. Nakita ko yung face mo kanina. Nahiya ka ba? Ano yun? Ano yung naramdaman mo nung sinabi na yun? Ikaw, yung driver ng team. Masaya po kasi usually po sa RSG po kasi ano po kami, parang
as a team po talaga kami nag-work eh. Lahat po kami nagtutulungan sa isa't isa. Oh, mas masaya dito sa Pilipinas, no? Ako, so masaya. Masaya sa Pilipinas! You know, Timon Gaeta, I also wanna ask you, kasi iba yung laro nyo after the break. You've swept, I believe, your entire week 4-0, and this is really good para sa inyo. So, ano ba yung pagbabago with all of the things that happened, not only in practice? Ano ba yung nangyayari in the bootcamp and the other things also? Siguro po, mas naging open kami, tas yung bonding po namin and chemistry in game, mas nag-improve po. Kasi ngayon po, lagi po kami nag-uusap kung ano yung dapat naming palakasin na sa team. And I love to see that. Congratulations once again. I feel like this time, it is time for us to announce yung ating Game 2 MVP, and it's gonna be none other than Nats Entertainment. Once again, Nats Entertainment. In-expect mo ba na ikaw ulit ang MVP 2 in a row? Ano bang bago sa'yo? Dahil kahit anong nangyayari, ikaw pa rin yung MVP. You're always entertaining us. Pag narinig mo yung cast kanina, puro Nats. Yung bukang bibig nila. Para sa akin, wala naman pang bago is, and parang nakachambo lang po kami this week. And, paano ba? Isipin ko lang po. what's the question po? Mas masaya ka ngayon na nandito na si Kite bumalik siya with your team. You feel like it's more whole now. Oh, masaya po. Kasi nandito na po siya. Alright, congratulations once again. Always a great job. Once again, everybody, give it up for RSG Philippines. You may now take your bow and take your walk of victory. What an incredible performance it has been. Especially para kay Natsa, siya din yung huling nag-interview or siya yung huling nang-usap sa atin kahapon. And it's the same for today. And you can see how their confidence is going up with the expressions on their face. At kitang-kita din na Coach Panda is happy with what he's seeing. Ang tanong, happy ba ang ating mga analysis and yung ating mga casters? We're gonna break that down for you. So we're gonna go back to our casters. Pasha. Napakagandang interview ng RSG Philippines. Kung babalikan natin, yung mismong 5-man lineup, 6-man lineup ng RSG Philippines, yung mga OG din eh, no? Kung paano nagsimula yung synergy, composition, napapagaling bonding nila yung chemistry. Napakalaking factor yan in terms of the gameplay. Pero kung ipi-breakdown natin, kung ano ba yung nangyari sa laban na yun, feeling ko, imagine, ito na yung time na mag-breakdown ka rin. Hindi ako rapper, pero I will break it down. Kung nakita naman natin na nung mga bandang early stages ng game, kaya nga si ang naging MVP din dito ay walang iba kundi si Nats Entertainment. Bukod sa na-entertain tayo sa mga ginawa niyang mga split push and yung mga counter purifies, naging patient din siya sa kanyang power spike para sa laban na to. Kasi alam niya na sige, nung una hindi ko pa kaya kahit sumali ako ng mga first two turtle fights. Hindi ko pa kaya yan eh. Wala pa ako masyadong maambag kasi bitin pa yung damage output ko. Kaya nung mga bantang laning, nakikita natin na sobrang patient niya, na pinayaan niya, sige go, TNC. Pero kapag nakuha ko na yung power spike ko, magagawa ko na yung split na kaya kong gawin. Ito yung mga unang stages na wala, hindi kaya. Sabi niya, sige, kung hindi ko magana yung plan A, nasasabay ako sa team fight, sabay tayo ngayon sa plan B. Why not? Do a split. Kapag nagamit na nila yung penalty zone plus yung Minoan's Fury combo doon sa mga umaharap, wala nang uhuli sa akin. Ganda. Plus yung ito talaga very specific yung pag-switch ni Yasuo na nawalan ng... basically, pwede mong sabihin na yung map awareness ay na-outplay din ni Nats dito para sa side ng TNC. Grabe, kasi oh, sobrang crucial nung pick-off na yon kanina sa bottom side. Doon na sa Bruno ni Yasuo. And I think ina-anticipate yun ni Yasuo. Kung iisipin mo, ina-anticipate nila na nandun si Nats. Imposibleng hindi nila nakita yon. Yun nga lang talaga, malagkit yung bubbles, malagkit yung petrify, masyadong malambot yung Bruno. Doon na dali, nag-power spike bigla. Tumaas bigla yung capability ng side ng RSG to get this. Again, very patient. Plus yun nga, yung Ignition, yung Lethal Ignition combo na meron yung Benedetta na kahit na sino ka pa,
ay talagang dadaanan at guguhit yung damage mo. Kaya nung nakipag-1-1 si Yasuo kanina, even though meron siyang has close, even though meron siyang win chant, it was really not enough. Kasi siguro ang pwedeng ginawa ng TNC dito is to also change the plan. Uh-oh. Siguro ang pwede nilang ginawa, wag na lang natin sabayan yung 3-man na humaharap. Why not? Diretsoin natin sa iba. Diretsoin natin sabay. Why not we look for Nats? Huliin siya ng penalty zone and then try natin. Kasi hindi sila kaya nung apat kung iisipin mo yung nangyari kanina. Hindi rin ganoon ka naging dominant. I should say si Kosei. Kasi nga na-withstand ng Bruno eh. Kahit na maganda yung mga naging item niya, Nats specifically really dealt with the problem sa laban na to. Kumuha din siya kanina nung nakita natin. Maagang Malefic Roar siya. Yep. Diba? Para makuha kagad yung damage. And yun nga naman talaga, tore talaga ang kalaban. Kung isipin mo sa MLBB, yun naman talaga eh. Bakit nga naman ako lalaban eh? Yung tore, kayang-kaya ko. Plus, nilalaro nila. Ang dami nating nakita sa specific situation kanina. Kung siguro magkakaroon ako ng best wingman dito, siya ang wingman ko. Napadami lang din talaga yung wingman ni Demon Kite. Kasi nga siya yung umaharap, taga-soak. Siya talaga yung kumukuha din ng damage. Tsaka, ng damage. Ito yung kinagandahan din para sa side na RSG. Kutinira natin yung naging rotation din ni Aqua. Parang naging stable din talaga siya. Parang minake sure niya muna na hindi siya napag-iiwanan sa lane. So it all boils down sa binabanggit niyong dalawa kanina pa na napaka-importante ng early laning. Oh. Yep. Tapos yung sa mga lanes na pwedeng ikutan, hindi siya necessary na makakuha ka ng kill actually every time you rotate. Pero alam mo naman mapapilis or yeah, kasi ang term na natin for RSG is patuloy yung kanilang power spike. Uh-oh. So parang yun din yung concept nila in-game. Kung lamang na yung isang lane or kailangan makahabol na isang lane, maglagay tayo ng 4 power spike. Speaking of power